Isa sa mga veteranong comics illustrator sa comics si Ben S. Maniklang. Katunayan noong late 1940s pa siya nagdidibuho sa comics. Ganun man, bago siya pumalaot sa larangan ng pagdidibuho, naging shoeshine boy muna siya. At dahil may talento siya sa pagdodrawing, madalas siyang magpunta o tumambay sa mga art shop kung saan pinanunood niya ang mga ginagawa ng mga artist. Nang makatapos siya ng high school, dito na siya nagdesisyong umentra sa comics. Idinibuho niya ang kinathahan niyang kwentong Ang Kambal na nalathala sa Silayes Magazine noong 1947. Dito na nagsimula ang kanyang illustration career dahil nagsunod-sunod na ang mga obra niyang ginawa. Noong 1950s, naging staffer siya sa Bulaklak Magazine kung saan idinibuho niya ang nobelang Tinig ng Makasalanan na lalathala sa Manila Classic at sinulat ni Mario Mijares Lopez. Iginuhit din niya ang Higante sa Mindanao na sinulat ni Vito Santos at nalathala naman sa Bulaklak Express. Noong 1950, nagdibuho rin siya sa ibang comics. Iginuhit niya ang nobelang Takas sa Bataan na sinulat ng movie director na si Mar S. Torres at nalathala sa Sinagtala Magazine. Noong 1952, iginuhit din niya ang nobelang Parusa ng Puso na sinulat ni Amado C. Yasona at kopradya ni Domenador Ad Castillo na pawang nalathala sa Mabuhay Comics na isalin din sa pelikula Ang Kopradya. Siya rin ang nagdebut ng nobelang Kalatog Pinggan na sinulat ni Eleuterio Trinidad at ng movie director na si Larry Santiago na nalathala sa Silangan Comics noong 1955. Sa Filipino Classic, iginuhit niya ang Flor de Lisa na sinulat ni Ped C. Tiangco noong 1959. Nagdibuho rin siya sa Ace Publication at isa sa iginuhit niya dito ang Lihim sa Hating Gabi na sinulat ni Crescencio Guerre Clemente na nalathala sa Tagalog Classic noong 1950s. Naging art director din siya ng Silaw Magazine na inilathala ng Manila Bulletin. Since then, nagtuloy-tuloy na ang kanyang illustration career at nagdibuho rin siya sa iba't ibang local comics publication gaya ng Atlas, Gasi, GMS, Ace at iba pa. Ganunman, ang bulto ng kanyang mga obra ay sa Gasi, makikita at mababasa. Kung pagmamasdan ang mga larawang guhit ni Ben Maniklang, napakasimple nito at Pilipinong-Pilipino rin ang dating. Kaya nang ipaguhit sa kanya ang seryeng mga kwentong barbero na pinagtambalan nila ni L.P. Calixto. Akmang-akma dito ang kanyang estilo lalo pat may pagkakomedya ito at naglalarawan sa mga pang-araw-araw na buhay ng isang ordinaryong Pilipino na napag-uusapan sa barberya. Nalathala ito sa Aliwan Comics noong mid-1960s at isa rin sa maituturing na longest-running series na tumagal halos ng dalawang dekada. Ganunman, napatunayan din ni Ben Maniklang na hindi lang simple at ordinaryong pangkomedya ang kanyang mga iginuguhit. Nang siya ang makomisyong magdibuho ng suma ni Jim Fernandez, na nalathala rin sa Aliwan Comics. Katunayan, naging hit at sinubaybayan ito ng maraming comics readers. Nagkaroon din ito ng sequel sa comics, ang anak ni Suma na si Ben Maniklang din ang nagdibuho. Ang tambalang Jim Fernandez at Ben Maniklang ay umukit din ang sarili ng kasaysayan sa comics dahil ang nobelang ito ay isa rin sa maituturing na the longest running series na nalathala sa comics ng Gasi. Kapwa na isa pelikula ang Suma at Anak ni Suma na ginampanan ng aktor na si Max Laurel. May mga debuista rin gumawa ng kanilang sariling versyon sa pagdidibuho kay Suma. Kaya ni Marty Santana sa Angka ni Suma, Vic Catan Jr. sa Suma the Series, Elmer Esquivias sa Aztec, at ang cover illustration ni Clem Rivera sa Suma Comics na inilathala ng Gasi. Mayroon ding Suma version niya si Larry Santiago. Ganunman, ang original nito ang mananatili pa ring nakatatak sa isip ng mga comics readers na sumubaybay dito.
Dahil sa pagiging successful ng tambalang Jim Fernandez at Ben Maniklang sa Suma, gumawa silang muli ng isa pang comics character na pinangalan ng Surak, na nalathala naman sa Love Weekly Illustrated Magazine. Marami pang obrang idinibuo si Ben Maniklang aside from those memorable novels and series na Suma at mga kwentong barbero na nalathala sa Gasi. Siya rin ang debutista sa nobelang Borbo na nalathala sa Pioneer Comics, Fighting Pinoy sa Aliwan Comics, at lolong na si Jim Fernandez ang autor. Iginuit din niya ang Boljack and Jill ni Ramon R. Marcelino, Humbelina ni Carlo J. Caparaz, at Fortunata ni Rod Santiago. Iginuit din niya ang mga kwentong sinulat ni na Elena Patron sa Kalupitan, Ngayon ka pa ba aalis ni Helen Maris, siya pa rin ang karapat-dapat ni Roddy Metin, Togetherness ni L.P. Calixto, at marami pang iba na hindi na natin pwedeng isa-isahin sa karamihan. May tuturing ding maswerte ako dahil bukod sa namit ko siya ng personal sa Gasi noong 1989, nakatandem ko rin siya sa mga kwento na sinulat ko at ilan dito ang Kalasag ng Diyos, Kandila at Night Hunter na nalathala sa Super Fantasy Comics ng Gasi. Nabiro ko nga siya noon kung bakit may nakalagay na The Living Legend sa ilalim ng kanyang pangalan sa ilan niyang mga kwentong idinidibuho. Ngumiti lang siya sa akin bago siya dumiretso sa loob ng opisinang kinaroroonan ng mga editor. Ganun man, nagka-idea na ako sa ngiting iyon dahil isa nga naman siya sa mga veteranong comics illustrator na patuloy pa rin nakaguguhit ng kanyang mga obra sa comics. Noong 2007, kung saan nagsusulat na ako sa aking blog about comics personalities, dito ko nalaman na since late 1940s pala, ay nagdidibuho na siya sa comic nang mabalitaan kong yumao na si Mang Ben Maniklang. Para sa akin, he is still the living legend. But this time, para na ito sa mga walang kamatayan niyang obra na naibahagi sa comics industry. Maaring wala na nga sa mundong ito si Mang Ben, pero ang mga ala-ala ng kanyang mga nilikhang larawang guhit ay mananatiling buhay sa ala-ala ng mga taong nakakakilala at sumubaybay sa kanyang mga naging contribution sa comics. Dahil dito, masasabi ko pa rin na siya, si Ben Maniklang, ang comics illustrator na nagdibuho kay Suma at siya ring the living legend noon in Philippine comics.